ganadong ganado kong magpasaya at feeling ko ngayong gabi na pasaya ko kayo kahit papaan. Feeling ko po, feeling ko lang. Nakikita ko sa mga mukha ninyo, sa tawa nyo kanina, sa ngiti nyo, sa halakhak nyo. Feeling ko kahit papaano na pagaan ko yung buhay nyo rito sa Amerika. Kahit papaano, feeling ko po. At masaya ako dahil nagagawa kayo mga bagay na gusto kong gawin. Ito, gusto kong mag-perform. There were times in my career, parang napagod ako. Araw-araw ko na sa showtime, gawa ako ng mga showtime, GGV, tapos nagja-judge baka ng reality show, BGT, Boyman Superstar, Idol Philippines, gumagawa pa ako ng pelikula, tapos nagko-concert tour ako. I became so tired. Tapos nawalan pa ako ng boses, tapos nagka-kidney problem ako. And I lost the precious time. I lost my precious time with myself and with the people who I value the most. Yung pamilya ko. Nawalan ako ng oras sa kanila. And I told myself, ayoko na. Kasi, nung nagsimula akong magtrabaho, ang purpose ko, gusto kong kumita. Kasi yun ang wala kami. Katulad ng kwento kanina, meron kaming corned beef, meron kaming Georgians, meron akong brief na turtleneck. May sabon kaming Dove. Meron kaming tuwalyang JC Penney. Pero wala kaming pera. Dumating kami sa punto yung nahihiya akong manghingi ng pera sa nanay ko para sa mga babayaran sa eskwelahan. Kasi nakikita ko yung mukha niya, yung nahihiya siyang sabihin sa akin. Pag sinabi ko, nay, may babayaran sa school. Yung hindi alam ng nanay ko kung saan siya titingin kasi hindi niya, ayaw niyang mahalata ko sa mata niya na wala siyang maiaabot sa akin. Ang hirap-hirap yung pakiramdam na yun. Kaya sabi ko, magtatrabaho ko kasi gusto kong magkapera. Gusto kong magkaroon ng maraming pera para pag marami na akong pera, pauuwiin ko na yung nanay ko galing sa Amerika. And it happened. Ang bait ng Diyos, binigyan niya ako ng oportunidad makapagtrabaho at nakaipon ako ng higit pa sa kailangan ko at napauwi ko na nga yung nanay ko. So I told myself, I was able to achieve my purpose already. Kung bakit ako nagtatrabaho ng ganito. Kasi napauwi ko ni nanay ko. So ngayon nandito ni nanay ko, ano pang gusto ko? Kaya ako napagod, kaya ako nagkakasakit. Kasi nawalan na ako ng dahilan kung bakit kailangan kong galingan at kung bakit ipagpatuloy ko yung ginagawa ko. And then I realized, pag nagtutur ako, nakakakita ako ng mga, yung mga niloloko ko kanina, yung mga senior citizens. Nakakakita ako ng mga nanay, ng mga tatay na may edad na. Nakakakita ako ng may mga sakit na nagpupunta para tumawa sa programa ko. Nakakakita ako ng mga special children na wala sa hindi silang ibang alam na kanta, kundi kanta ko lang. There was a time I had a concert in Pechanga. Tapos may isang nanay, sabi niya, kanta ka ng Whoops, Kiri. Sabi ko, ay, wala akong sa line-up ko yun, hindi ko kakantahin yung Whoops, Kiri tonight. Sabi niya, kasi yun lang ang alam na kanta ng anak ko. Tinuro niya yung anak niya, special child. Sabi niya, pag nagtatantrums yung anak ko, pag pinatugtog ko na yung Whoops, Kiri, kumakalma yung bata. Pag nagwawala yung bata, pinapakita niya lang yung picture ko, kumakalma yung bata. Noon na natawa din ako. Sabi ko, yung mukha ko pagpakalma ng special child. And then I realized, I have a gift. Meron akong gift na nakakapasok ako sa mundo ng mga batang yun para matouch ang buhay nila at mapasaya sila na hindi nagagawa ng ibang pangkaraniwang tao. True that. It's a gift. Na narealize ko, yung matatanda, may mga nagpupunta na mga entertainers dito eh. Pero ba't sila nanonood ng katulad ko na ang laswan ang bumanga ako, kung ano-ano mga pinagsasabi ko, ang bastos ko? Kasi sabi nila, may sakit daw sila. Pag pinapanood daw nila ako, nakakalimutan nilang may sakit sila at matanda na sila. And so I realized once more,
I have the gift. Meron akong regalo na binigay ng Diyos para makapagpasaya ng mga may karamdaman at mapahaba ang buhay nila kahit ilang oras lang. Kaya sabi ko, tapos na yung purpose ko sa nanay ko. Ang purpose ko naman ngayon para sa ibang tao kasi tapos na yung sa akin eh. Kaya ngayon po, di naman sa pagmamayabang, di naman sa ayokong mga etchos, ayokong magpaka-plastic. Nakaipon naman na ako. Okay na yun para sa aming mag-ina at para sa mga kapatid ko. Pero I will not stop working and I will not stop doing what I have been doing. Kasi I want to make you happy. Gusto kong magpatawa para sa lahat ng mga Pilipinong pagod. Gusto kong magpatawa para sa lahat ng mga Pilipinong may pinagdadaanan. Gusto kong magpatawa para sa mga batang espesyal na tumatahan pag naririnig ako. Gusto kong magpatawa para sa mga ilang may karamdaman na gumagaan ang pakiramdam pag napapanood ako. Gusto kong magpatawa kasi gusto ko pang magpatawa sa inyo. And thank you very much. I am just so grateful tonight na binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging bahagi ng oras at araw ninyo tonight. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And this will not be possible kung wala sa ang TFC. Maraming salamat sa TFC, sa The Filipino Channel, kasi sila ang nagiging daan para makatuloy ako sa mga bahay ninyo, kahit ang lalayo ninyo. Maraming salamat sa The Filipino Channel at sa ABS-CBN Events na nagdadala sa akin sa Amerika at sa iba't ibang lugar sa mundo para makapiling kayo. Maraming salamat sa